Binabantayan ang pagtaas ng kaso ng hand, foot and mouth disease sa Ilocos Region. Tumaas din ang mga tinamaan nito sa Zambales, pero sabi ng DOH, hindi pa naman kailangan magdeklara ng outbreak ng sakit. May report si Jamie Santos. Tumaas ang kaso ng hand, foot and mouth disease sa Zambales. Sa tala ng Provincial Health Office, 186 na ang kaso ng HFMD sa lalawigan mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Karamihan mga batang edad 5 pababa. Pinakamarami ang naitala sa mga bayan ng San Antonio at San Marcelino. Karaniwang sintomas ng HFMD ay lagnat at rashes sa kamay, paa at bibig. Nakatutok na rin ang Center for Health Development Ilocos sa tumataas na kaso ng HFMD sa Region 1. Sa loob lang kasi ng mahigit 3 linggo, 100 ang nadagdag sa 97 confirmed cases. Hinihinalang hawahan sa paaralan ang dahilan na biglang pagtaas ng kaso. Ayon kay DOHOIC Maria Rosario Vergere, 9 na rehiyon sa bansa ang nakitaan ng mataas na kaso ng HFMD. Ito naman po ay manageable pat hindi lumalakpas no doon sa mga sinasabi nating levels to declare an outbreak or epidemic. 2 attack helicopters naman ang dagdag sa assets ng Philippine Air Force. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ceremonial blessings ng mga iyan. Ayon sa Office of the Press Secretary, binili ang 2 helicopters sa Turkey bilang bahagi ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Binigyan na ng Food and Drug Administration ng Amerika ng Emergency Use Authorization ang bakunang Moderna para magamit na ang booster sa mga 6 na buwang sanggol hanggang 5 taong gulang na bata. Ang authorization ay base sa isinagawang clinical at preclinical data para sa bivalent vaccine ng Moderna. Dito sa Pilipinas, hindi pa ito ginagamit para sa naturang age group. Pero ayon kay DOHOIC Maria Rosario Vergere, handa ang Pilipinas na gawin din ito basta't may sapat na ebidensyang magsusuporta sa paggamit nito. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News.